Susan, ano ginagawa niya rito? Anong ibig sabihin nito? Mamaya ang home makeover birthday kasi nilalate namin ang kwarto mo. Bakit nyo nga po nililate yung kwarto ko? Wala naman akong ginagawang masama. Meron. Akala mo lang wala, pero meron. Ito nga yun. Itong kwarto ko, saksaka ng dumi, saksaka ng pangit, saksaka ng gulo. Tama na. Sobra na. Makeover na. We ask for it, we got it. Napili na po namin ang mapalad na magwawagi sa aming 50,000 peso room makeover challenge. Alin kaya sa mga kwartong ito ang nahusgang pinakapangit sa lahat? At alin kaya sa kanila ang mabibiyayaan ng panibagong forma at ganda? Sundan ngayong linggo ang pagbagong pinakahintay nyo dito lang sa Kay Susan Tayo! Teka, sa inyo ba ako dadalhin, ha? Sa detention center. Doon ka muna habang sinasailalim namin sa dibdibang makeover tong kwarto mo. Sige, labas nyo. Ayoko! Bitiwan nyo nga ako! Ayoko nga sumama! Ano ba to, Ate Susan? Ayoko sumama. Tingnan lang natin kung hindi ka magulat sa gagawin namin sa kwarto. Heto na ang ating pinakaabangan, ang 50,000 peso room makeover na ipagkakaloob ng Kay Susan Tayo sa mapalad na winner. Daan-daang entries ang aming natanggap mula sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Pero alam niyo ba kung paano namin pinili ang may Kay pagdating sa papangitan ng kwarto? Well, masusing celebration ang ginawa ng inyong lingkod kasama ang buong staff ng KST. Para morgue. Hi, sa wakas, natapos ang mahabang diskusyonan. Nakapili na rin kami ng 5 finalist. At para tulungan kami sa pagpili ng lumungkot tangi, hiningi namin ang opinyon ng expert interior designer na si Joby Belmonte. Mga kumare at kumpare, in a short while, malalaman nyo na kung sino ang mga napili at aling kwarto ang magwawagi. Mas pangit na kwarto, mas panalo! Low, low! Alin ang may pinakapangit na kwarto sa 5 finalist na ito? Pwede mo namin tingnanain yung bahay? Oo. Silipin natin ang bawat sulok at alamin ang kanilang kwento. Finalist number 1, mula sa Las Piñas, ang bungalow ni Marie Dorado. Anong say mo? May bahay ka na, libreng bodega pa! Sobrang dami ang gamit. Di ko na alam kung paano ko aayusin. Kaya nga ako sumulat kay Ate Susan. Yun yung number 1 problema ko. Halos 8 taon na ang pamilya ni Marie sa munting tahanang ito. At habang nadaragdagan daw ang kanilang mga tsikiting, dumarami rin ang mga gamit na kanilang binubuting-ting. At dahil nga abala sa pag-aasikaso sa kanilang mga anak, bahay nila, napapabayaan na. Kaya ngayon, ito ang drama niya. Ate Susan, para na pong nababawasan ang aking self-confidence. Feeling ko ay wala na akong kay na maging isang mabuting may bahay. Hi, Marie. Kung may magic lang ako, bibigyan solusyon ko agad ang problema mo. Ate Susan, tulungan niyo naman ako sa problema ko. Kasi napakagulo ng bahay namin, ng bahay ko. Sana naman matulungan niyo ako. Finalist number 2. Mula naman sa Pasay City. Tuloy kayo. Best friend the ends ang sumulat sa amin at sikretong nagpadala ng mga litrato ng kwarto ng kaibigan. Ganito ang panlalait. Pagkukwento niya tungkol sa kaukray-ukray na kwartong ito. Believe me, Miss Susan, this friend of mine has the worst room ever.
It looks like a bodega. Total mess. Nobody would ever wanna sleep there. Sa gulo ng itsura nito, di ka talaga makakatulog dito. Tama nga naman si Kumare. Sa tingin pa lang kasi, parang ang kati-kati. Finalist number 3. Ay, may multo! Ang tahanan ng mag-inanghaw sa Novaliches na napagkakamalang haunted house. Sa loob ng 16 na taon, bakit nga ba mukhang napag-iwanan ng panahon ang bahay na ito? Hindi lang nakalungay-ngay, pati kisame, gutay-gutay. Well, in terms of the ceiling, kasi nasira siya dahil tumutulo yung babong. So, pag tag-ulan po ulit, malamang mabasa ulit yung mga gamit namin. Simula ron ang yumao ang padre de pamilya nila, ang home sweet home na mag-anak ngayon, mistulang pang home alone. Pero mukha namang wala ngang mumu rito. But wait a minute, hindi kaya sa second floor sila nagtatago? Albert, huwag mo masyadong dibdibin. Malay mo, ang iyong kahilingan, matupad na rin. Sana po matulungan niyo kami na mapayos na yung aming bahay. Dahil bagong taon na, mas masaya kung makapag-start kami ng New Year with new house or at least mas maayos na bahay. Let's see. Okay, thank you. Fourth on the list ay ang room ni Francis sa Teacher's Village, Quezon City. Kung bakit makalat sa kwartong ito, psychological raw ang dahilan. Teacher, bakit nga ba ganito ang room ninyo? Nagiging sentimental ako sa mga bagay, lalo na po yung mga ibinibigay sa akin ng aking mga kaibigan. Ayoko pong itapon ultimo balat ng candy at mga plastic bag na pinaglagyan. Kaya po, naipon po ito sa aking kwarto. Ganon? Wow! Sentimo pre! Hindi ka naman kaya ipisin at dagain sa kahibangan mong yan! Pag natutulog ako, bigla na lang may gagapang. Tapos magugulat ako yung palaipis na malalaki. Minsan may maingay madaling araw, parang may nginangat nga. Pagbukas ko ng ilaw, may daga na pala. Sana ma-makeover yung room ko kasi I know na medyo magulo siya. Gusto ko talaga ma-organize siya, saka maayos. Last but not the least ay ang bahay ni SP Remigio ng Bulacan. Cute naman kaya lang ang kwarto nilang mag-anak. Puro yerong nakatiwangwang. Ang nagduro sa tuloy, si Baby, na walang kamuwangwang. Kaya cry ni Mami. Sana mapagawa itong kwarto namin para naman may tulugan kami. Kasi naawa. Kasi yung baby ko, nandun lang kami sa lapag, natutulog. Saka yun nga, kawawa naman. Kung wala pa siya nung te, may mga ipis. Maraming ipis. Slamok. Iba-ibang kwento pero pare-parehong tsaka ang mga kwarto. Gusto niyo na bang malaman kung kaninong kwarto ang nanalo ng room makeover na nagkakahalaga ng 50,000 pesos? Abangan! Ang limang finalist na napili namin, syempre, dapat kilatisin. Nako, nakakaloka! Kailangan ko atong uminom ng gamot. Sumakit ang ulo ko sa nakita kong video. Buti na lang, kasama ko ang aming expert interior designer na si Joby Belmonte. Yes. So, bali ang natin, Joby, we have five finalists. Yes. Ipili ka na isa doon. Oo, kung sino yung karapat-dapat. Doon sa pinakapange. At pinakamagulo. Siya ang pinakaswerte. Pinakawalang kwenta. Pero siya ang swerte. Itong si Mrs. Dorado, bibinyag ang Coke tray na ng kalat ng Las Piñas. Tingnan nyo naman, mukhang sari-sari store, ang kwartong kanilang tinitirhan. Dami na pwede itapon dyan eh. Kasama yung bumbilya, punta na yata, doon pa. Mga cassette tapes. Mga cassette tapes, kasama ng cellphone at gata, mainom ng bata niya yung cellphone. Kaya humingi kami ng tips kay Joby on how to organize our things. Yung mga ganitong bahay, maliit. Maliit. Na ang daming gamit. Ang sekreto dyan, lahat above the floor, ceiling. Magkuha ka ng shelving all around the house. O
siya. Silipin naman natin ang ating finalist from Marilao, Bulacan. At first sight, mukhang pareho lang ang problema nila ni Mrs. Donado. Pero kulang lang sa gamit ang may-ari ng kwarto, kaya mukhang magulo. Lahat sila nag-occupy sa baba. Wala silang living room. Nandun na yung bedroom sa baba. Bakit? Ano bang nangyari sa second floor nila? So gusto nila, ayusin yung taas para iakyat na yung bed sa taas talaga. Para yung baba nila, living room na. Feeling ko konting ayos lang ng kwarto at dagdag ng gamit, okay na. Kasi may mga students ako. Etong finalist from Teachers Village na si Francis, nakakaloka ang koleksyon ng balikbayan boxes. Ang taray! At di rin pahuhuli itong si Enz ng Pasay sa pagiging pasaway. Nakuday! Kailangan mong magbagong buhay! Buri na alikabok na rin, eh. Huwag din sa linis. Tapon din, ano? Karamihan talaga. Tapon, ano? Buti rin natatapon yung nakatira dyan. Todo na natin itong kaguluhang ito. Last but not the least, si Aling Esther ng Novaliches. Ahem, excuse me, Manang. Saan gubat ba kayo galing? Ah, hindi na alam pag-iyan. Nagbagay pa ng ano, at tinakto pa naman yung tigre. So, magagalit ang mga santo. Maandar yung electric fan, ano? Para na hanggang dito, but yung aligabo kayo. Carpet ba yan? Carpet. Ganyan ang carpet sa mga panirahe. Ay, diba? Yeah! Ano yan? Ano ba yan? Ah, agyo ba yan o ano? Agyo ba yan? Ilang pamilya kaya ang sama-sama dyan? So, Joby, may napili ka? Meron akong gusto. Ako din, meron. Pareho kaya tayo. Pareho kung pareho. Ginawa natin. And of course, bago ang lahat, ay nag-tour kami sa bahay ng winner. At pati pang okray, tinodo ko na! Ano yung kaya-kaya-kaya? Diabetes. So, gumuho ang inyong mundo? Mundo ko. Gumuho ang mundo ko. Kaya gumuho din yung mga kasama, di ba? Sa bahay. Wala rin sinayang na oras ang ating mga expert. Bawat sulok ng bahay ay nilibot at pinagplanuhan mabuti. Di ko talaga natiis, kaya kumirit pa ang beauty ko. Hindi na challenging ko lang kung paano nyo natiis sa loob ng ilang taon? 16 years. 16 years na ganyan to? Parang challenge yun. 2 weeks mo lang hindi titigil dito yung may-ari ng bahay dahil sisimulan na ho namin ang makeover challenge dito sa kanilang bahay. Hi! Excited ang makita ang outcome. At alam kong yun din ang gusto niyong masaksihan. Ano nga kaya ang kalalabasan ng makeover na gagawin ng designing team ni Joby Belmonte sa bahay ng mag-inang How? Mula nang itayo ang tahanan ng mga How, di na yata ito nakatikim ng linis. Major miracle yata ang kailangan dito. Mission impossible? Tingnan natin! Wala kaming sinayang na oras. Agad kami nagtungo sa MC Home Depot upang makapili na ng mga gagamitin sa makeover. Mula sa papel de liha, basahan, paintbrush, ito. Pala! Parang kaya ko ba yan? Ngayon, kaya ko to. Wala ka pa pala sa akin to. Hindi ko to kaya, oh. Yes! Kung ano-ano pa. Lahat dito namin natagpuan. Sila ang mga miracle worker ang tutulong sa atin sa makeover challenge na ito. Unang pinagdiskitahan ang kisame ng bahay. Paano ba naman? Nakakatakot itong pagmasdan. Mukha kasing wala na itong kinakapitan. Walang duda. Any moment, ito'y bibigay na. Next on the list ay ang banister sa second floor ng bahay. Marupok na kasi ang mga ito. And of course, pati ang staff namin, nakitulong na rin.
Wow! Ang linis na, di ba? Malayo-malayo sa dinatang ko nung unang pasyal ko rito. Wala pa mga dekorasyon at paggamitan, pero panalo-panalo na ang forma. Speaking of kagamitan, sumugod naman ang aking katandem sa makeover na si Joby sa mall upang mamili pa ng furniture na kakailanganin sa makeover. Antinik talaga nito si Joby. Bawat sa payata ay binusising maigi. Hi! Oh, question. Sino ang gumawa ng sofa na to at magkano siya? Itong sofa na to is from Cisco. Yes. At ang price niya is 12,250. Libre na ang sofang ito, mga mare. Courtesy of Cisco. Hi! Pag sinuswerte ka nga naman. Kailangan natin ngayong carpet para dyan sa ating L sofa. Maghanap tayo ng carpet. Ay, ito. Perfect. Asian motif, bamboo strips, tapos beige para mag-lighten ang ating sahig. Isang importanteng tip pag namimili tayo para sa bahay natin, dapat alam natin ang sukat ng kwarto para alam natin kung anong sukat ng mga furniture ang bibili natin. Ito, nakahanap na ako ng coffee table para sa sofa natin. Tamang-tama ang kulay, pati bagay din siya sa carpet natin. Pabuhat na natin, boys! Maganda sana tong daybed na to para sa attic natin. Pwede na siyang sofa, pwede pang kama. Kaya lang, medyo out of budget na tayo eh. Joby, mayroon akong good news sa'yo. Ano? Kasi nakausap ko si Pluvia, siya yung supplier namin for the stable. Binibigyan niya na kay Mommy Esther to sa Albert. Pero yung kutsyon, bibili mo na. Okay, pasok! Kailangan natin dagdagan ng ilaw sa living room, kaya kukuha tayo ng isang floor lamp. Bagay na bagay ito dun sa living room natin. Panalo! Pasok na pasok sa taste ng lola mo! Bale, apat na items pa yung binili natin. Yung floor lamp, yung area carpet, coffee table, at saka yung kutsyon para sa daybed natin. Magkano nga yan, Ate Susan? Well, Joby, that's 25,779 pesos and 75 centavos. Matuwa kaya ang pamilyang Hao sa makeover na ito? Abangan! Excited na. Ito na. Pinalabasan ang ating makeover. Excited ka naman. Excited na ako kasi parang yung huling nakita ko siya. Parang hindi ko ma-imagine kung ano yung nakatira dito, di ba? Okay. So ngayon, titingnan natin. Sisilipin na natin. Sisilipin na natin. Oh, na-excited ako. Wow! Grabe! Maglagay tayo ng railing. Nanlaki ang mga mata ko sa aking nakita. Aba, mula sa isang maruming tambakan. Akalain niyong may igaganda pa pala ang lugar na ito? Parang rest house. Oo, parang, sabi ko na, di ba? Sabi ko parang ang ganda niya ng ang presko niya. Tuneto niladang alikabok ang naipon. Halos 7 years pa namang hindi nalinis. Ayan tuloy, di pa rin kami tako sa pagpapakinis ng sahig. Meron tayong dalawang ways kung paano natin i-maintain yung sahig. Number one is iwanan natin na ganito. Ganito lang. Na medyo rustic, weathered look. Mm-hmm. Talagang lumang bahay ang dating. Okay. Okay naman yun eh. Maganda walis naman lang wawasin. Oh, walis lang ng walis. Okay. Or yung pangalawa, kung masipag si Mami Esther, siguro buwan-buwan or every 2 months, magpapalish siya talaga. Buti naman dahil wala akong balak magbulot, no? Sinadya talaga naming low maintenance ang flooring dahil mukhang di uso kay Aling Esther ang paglilinis. Naku mga mare, madali na ang pag-aayos. Any moment, darating na raw si Aling Esther. What are we waiting for? Let's bring in the furniture! Social naman ang sofang ito. Aba, syempre, pati sa kurtina. So, the highest level rin. Ang ganda! Papagawa ka, bibili ka ng tela. Sa isang panel, at least 3 yards yun. Tapos, babayad ka ng tahi. Eh, may nabibili kang tela katuloy nito, $699.
Itodo na natin ang makeover na ito. Ipasok na rin ang mga accessories na lamps at scented candles. Paano ka po? Ang secret dyan, pag naalikabo ka na siya, kumuha ka lang ng tissue or ng bulak, nalagyan ng baby oil, saka mo ipulas, sasama na yung alikabok dun sa bulak o sa tissue mo. So, kinuwenta namin ang ginasto sa pagpapagawa ng bahay ni Aling Esther at umabot ito sa grand total na 91,954 pesos at 50 centavos. Wow! Pwede na uli mag-boyfriend! Okay. Pati ako, sobrang excited na rin para sa mag-ina. Ano na amoy nyo? Mabango. Amoy ano? Basta amoy bago. Amoy bago? Nakahay na kayo. Amoy ano po? Amoy buti. Buti? Okay. So, kayo na. Tanggalin nyo na yung mga ano nyo. Pero niya. 1, 2, 3, go! Yeah! Yeah! Hi! Room makeovers really make my day. Enjoy your new place, Albert and Aling Esther. Grabe. Yan. So, eto yung bahay nyo na parang napabayaan nyo ng ilang taon. Eh, maganda. Maganda na siya. Look at this. Ang dating bodega. Ang ganda. Grabe. Diba? Parang bodega siya dati, diba? Oo. Ang ganda po. Ang ganda ba? Yung bodega nyo ngayon, sa likod na. Okay. Dapat nakatapit sa loob. Pwede siya going, ano, para storage. Pero, dali. Oh, di ba? Oh, yan. Huwag yun ang tangpakan, ha? Albert, bali ito yung day bed. So, parang pwede ka na dito matulog. By day, sofa, by night, bed siya. Bagong buhay. Bagong bahay. Ayoko dito, Ate Susan. Andito ka na sa kwarto mo, no? Ha? Hindi ko to kwarto. Hindi, Ate Susan, hindi ko to kwarto. Ano ba, Marta? Maniwala ka, kwarto mo to, no? Nasanay ka lang sa dati itsura ng kwarto mo na ang gulo-gulo. Tsaka-tsaka kaya, no? Kaya pinamakeover ko na. Wow! Ang linis! Ang ayos! Ang ganda! Susan, grabe pag pala naayos tong room ko, na makeover siya. Ang ganda-ganda, thank you talaga, Ate Susan. Panalo ka talaga. Well, sabi ko nga sa'yo eh, ayaw maniwala sa akin eh. Ininiwala na ako kaya, alam, Ate Susan, marami mga rooms pa dito sa house, you know, na pwedeng niya makeover, you know. Lika, tingnan natin. Teka. Hindi ka masyado excited ka? Medyo. Ha? Sanay ka naman niya. Okay lang. Okay lang. Sanay. Okay. Kay Susan, tayo!